Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo, mga daddy ko, mommy ko, tropa ko, and welcome sa aking channel, ang Daddy Cool World Channel. So, as you can see, at the background, no? Meron ako ngayong pa-background mayor, yan, since solo, naisip ko magdala rin ng background, and yan, kasi baka sa susunod na panahon lagi na lang akong solo dahil lang akong baby pa lang hindi nakuha sa kabilang ibayo ng bahay. Magiging daddy ko kwentuhan na lang tayo, and syempre pilitin pa natin nag makasama sa baby mo at inaano ko lang dahil syempre medyo bata ka naman siya, sa mga susunod na panahon kapag magsalita na siya yan, may kipagkwentuhan na siya sa atin. But, syempre, hindi pa rin tayo titigil. hindi pa rin tayo titigil sa pagkikwentuhan kahit na wala si baby mo. Ayan. No, so, ngayon, ang pagkikwentuhan naman natin is yung mga galawan sa inuman. Ayan. Ito yung mga iba't ibang uri din ng mga tao kapag nag-iinuman yan. Sigurado makakarunod dito dahil maraming manginginom sa earth. So, yun, without further ado, tara, kwentuhan tayo. And yun, yung una natin sa mga galaw sa inuman is yung tinatawag kong Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow. Ito yung mga uri ng mga tao o mga galaw sa inuman na kapag nalalasing na itong tao, wala nang bukas. Nandiyan yung nangangalahati pa lang kayo ng inuman, nag-o-order na siya ng isa pang bucket. Diba? Kadalasan itong mga to, kung hindi talagang malakas uminom, ito yung mga tao, yung mga sawi sa pag-ibig, yan, o kaya meron pinagdadaan ng matindi. Yan. Ito yung mga tipong laklak to the max, tapos bahala na bukas. Tapos meron naman din na talagang kapag uminom yung pagkasahod na pagkasahod pa lang napupunta na yung halos kalahati ng sahod nila sa paglaklak. Yung talagang pag uminom yung wala ng bukas. Tapos ang malupit pa nito, merong mga Edge of Tomorrow na tao na manginginom pala. Namanginginom na wala namang pera, walang inambag, pero ang lakas uminom. Ang dala-dala lang ay kwentuhan. Yung tipong kapag medyo nahihilo na yung isa, sana yung shot ng yung tagay ng tropa nila. Diba? So, kung meron kayong mga ganito, meron kayong mga tropang ganito, tropa cool. Talagang ganyan ang buhay, kaya hindi kayo masyadong malakas uminom. Although may advantage siya kasi pwede niyo saluhin yung mga shot niyo, kaya lang syempre pagdating sa bayaran hindi niyo makasahan kung mga inayupak na ba. So yun. And yun, yung next natin sa mga galawan sa inuman is yung tinatawag kong ATM machine. Ito yung mga uri ng tao or mga manginginom or mga galawan sa inuman na kapag nalalasing na, labas na labas ang pera. Ito, meron akong mga katropa ko rin, ganito rin. Yung kapag kapag nalalasing na, tapos siyempre, pag nagparinig ka ng konti, ayan, ilalabas na yung 500, yung una, 50, sige, bili ka ng pulutan na. Tapos maya-maya maglalabas na yung 100 o meron may isang bote. Maya-maya 500 na, parking bucket na. Maya-maya 1,000 na, hanggang nakabuyang yan naman yung pera. Sabi ko nga sa inyo, yung mga ganitong yung mga ganitong makinginom, kaya talagang makukuha na at makukuha na. Kasi
nandun lang yung mga sling bag na ano ngayon, nauso ngayon, eh, nandun lang yung pera nila. Pero talagang, tapos sila pa, oh, bibili ka pa. Oh, parang kumulang pa eh, bibili ka pa, bibili ka pa. Kasi yan, pabili na pabili itong mga anong to, mga ATM machine. ATM machine talaga, na kapag kailangan mo ng pera, kaya magkumansyo ko lang ng konti, eh, talagang magbibigay sila ng, magbibigay talaga sila ng pera. So, ito yung mga medyo masarap kasama sa inuman. Diba, ito talaga yung mga kapag, ano, kapag merong ngayaan. Kumbaga, ito yung pinaka-sponsor nyo, eh, no? So, yun nga lang. Kapag meron kayong mga tropa ko na ganito, kung yun naman samantalay, diba? Kung alam yung nilalabas-labas lang nyo yung pera nyo, siyempre, kung yun naman kunin ng kunin, medyo bahiyari ba kayo, lalo na kapag may mga trabaho na kayo. Diba? So, yun. And yun, yung next natin sa mga galawan sa inuman is yung tinatawag kong transformer. Transformer, ito yung mga tao na tahimik lang. Sa, kapag normal sila, tahimik lang o kaya medyo makulit. Kapag ano, kapag hindi nakakaino. Pero kapag nalasing na, nako, kung ano nang ginagawa. Na-experience nyo ba yung, ano, yung mga katropa ko nyo na ganito na palagi kayo napapaaway, palagi kayong pinapalabas ng inuman, kaya lagi kayong pinareklamo ng kapitbahay dahil sa mga ganito. Ay, naku, sabi ko sa'yo, kapag, ano, kapag meron kayong mga ganitong katropa, yung hindi mo talaga akalain na kapag nalalasing tong ano to, nalalasing tong ganitong nilalang, eh, grabe pala makapagwala. No, yung tipong pag tinignan mo siya, eh, tatahi-tahimik lang. Ganyan, kala mo, hindi makamasag pinggan, pero mga dalawang bote lang ng, ano, ng alak. Ay, naku, hindi na maganda humayaw sa kakakulit. Yan, yung makulit pa, tapos ang tingay, sigaw ng sigaw, di ba? So, talagang nagtatransform sila. Meron naman na ano na akala mo ang tigas-tigas. Diba? Ang tigas na tao, matapang, ganyan. Pero kapag nalalasing, umiiyak. Naglalabas ng sama ng loob. Kumbaga kapag sabi kasi nila, kapag nalalasing ka, diba? Or nalalasing ng isang tao, lumalabas yung totoo niyang nararamdaman. Like, say, parang dumalakas yung ano mo eh. Yung ano ba yun, yung puso mo. Diba? Parang nagkakaroon ka ng confidence. Kaya yung, kung ano man yung sa loobin mo, eh, talagang lumalabas kapag nalasing ka. Kaya kapag gusto mong makilala yung isang tao, kayaan mong mag-inom para lumabas yung totoong kulay o totoong ugali. Diba? So, sa mga tropa ko dyan, kung gusto nyo i-try yung suggestion ko, oo, siguro, medyo sikat na yun. No, sige. So, kung magta-transform ko yung mga tropa ko, diba? And yun. And yun, yung next natin sa mga galawan sa inuman is yung tinatawag ng dramatic actor. Dramatic actor, ito yung mga uri ng tao na kapag nalalasing, eh talagang sobrang drama sa buhay. Yung tipong pinakamaliit na problema ng Pilipinas ay iniiyakan. Diba? So, medyo kadalasan, talaga namang kapag nalalasing ka, lalo na kapag broken-hearted ka, eh, medyo nagiging dramatic actor eh. Pero itong mga to, yung tipong talagang konting kibot, iiyak. Diba? Yung may naalala lang siya, biglang iiyak, kasi lasing, yun. Meron naman yung tipong nasa jeep na kayo, pauwi na. Yung nasa, ano na kayo, nasa tawag dito. Nasa biyahe na kayo pa uwi, tapos biglang iiyak, mag-iiyak, eh, lalo na kapag nag-commit kayo. Nag-commit kayo, ito. Bigla siyang magwawala, biglang mag-iiyak na mahal na mahal ko kayo, ganyan-ganyan. Buti pa kayo, ganyan kayo palagi, ganyan-ganyan, bla 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 bla, sis bomba. Ang tipong ikaw na lang yung maiiya dahil sa sobrang pagka-dramatic actor or actress ng mga to, ng mga manginginom na to. So,
yun nga lang, kung meron talaga kayong mga tropa ko na ganito, no, eh, supportahan nila. Kasi syempre, lalo na kapag medyo broken hearted, yan, may pinagdadaanan sa pamilya, eh, talagang supportahan nila. At huwag daw din, hindi ba dahil kayo lang yung matatakbo. Lalo na kapag ang problema eh sa pamilya, syempre, diba dapat ang tatakbuhan ay una ay pamilya. Pero kung ang pamilya ang problema, syempre, tulungan nyo rin, i-comfort nyo rin. Pero, huwag na huwag yung ilalay nyo sa pamilya. Na, kung yun ang gatungan na kapag may problema siya sa pamilya, eh talagang ganyan, ganyan. I-encourage nyo siya na makipag-usap sa pamilya, ganyan. Sa magulang, kung may problema naman siya sa magulang, siyempre sa una talagang makikinig kayo, pero kapag naimbasbasa na siya, payuhan nyo rin na kailangan ayusin ang problema sa pamilya. Diba? So sa mga may tropa ko ng dramatic actor or actress, kapag nalalasing support lang, diba? Lagi nyo na sa supportan ng mga kaibigan. Okay? Okay. And John, yung next natin sa mga galawan, sa inuman, is yung tinatawag kong tanduay ice. Or ito yung mga uri ng, ng manginginom na sobrang bilis panginginom. Hindi. Uri ng tao siguro sa inuman na sobrang bilis malasing. Yung tipong, San Miguel. Ay, sorry. Ay, hindi to sponsor, pero kung sponsoran kong man ako ng kung sino man dyan, eh, I'm willing to endorse your products, and I will do my best to endorse in a grand way in a grand way your products. So yun, so kung sino man dyan. And ande yun, ito yung mga uri ng tao na talagang sobrang bilis malasing. Meron mga kakilala na ilang bote pa lang, siguro dalawang bote pa lang, eh talagang pulang-pula na. Pulang-pula, tapos kapag mga naka-apat na yan, lima, ay naku talagang bumubulagta na. Diba? Tapos ang iniinom nyo pa, eh yung mga medyo light drinks na lang, yan, tulad ng Sang Big Light, na may ano sa akin, different promotion. So, hindi, yun. Talagang sobrang bilis malasin na, hindi ko alam. Pero meron din namang mga tao na sobrang tagal na malasin. Yung tipong nakilang palit na ng mga nakatatlo, apat na case na meron parang hindi nalalasing. Diba? No, so, ang lakas na pa, ngihihine pa, talaga straight pa maglakad kapag iihihe. Ang chip pa maintindi. So, ako medyo nasa average lang. So, kahit mapalakas ako ng ibang, eh, medyo nasa tamang kaisip pa rin naman ako. At hindi ko dinadala ang alak sa utak. No, so kung mabilis man kayo o matagal kayo malasing, dapat kapag iinom kayo, eh dapat in moderation lang. Diba? So, at huwag dadalhin sa utak ang pag-inom ng alak. Ang alak ay dapat diretso sa tiyan, diretso sa kung saan man lalabas yan. Okay? And John, thanks for watching for today's video. Sana meron kayong papatayin ko na talaga yung aso. Yun, sana meron kayong natutunan. And siguro nakarelate kayo sa mga pinagsasabi ko ngayon. And yun, ano ba yan? Don't forget to like, share, comment down below kung meron kayong nakalimutan or meron kayong suggestion ng mga uri ng tao or mga galawan sa inuman. Ayan, no? So kung meron kayong mga experience, lalo na sa mga manginginom dyan, eh, i-comment yun lang down below. Ayan, and subscribe kayo, and subscribe lang sa channel, and click nyo lang yung bell button para ma-notify kayo sa aking daily vlogs. Daily vlogs. And yun, kung meron kayong mga gustong pag-usapan, i-comment yun lang para meron akong pag-content. But marami pa tayong pagkikwentuhan at sa mula pa lang ang ating Daddy Cool Fever. And doon sa mga susunod, pinag-iisipan ko na yung mga challenge na gagawin ko. So meron na tayong mga nakalatag na topics, yan, mga challenge. Siyempre, mga rewards para sa ating challenge. So ang gusto ko kasi medyo kulab ako sa mga
sa mga subscribers, yan, sa mga subscribers. So, may kipagkulab ako sa mga subscribers natin, sa mga sumusuport, sa mga ating walang kakwenta-kwenta. So, ngayon medyo hindi pa tayo napapansin dahil singat pa lang tayo, pero kapag tayo lumakas, makapagpasaya tayo sa buong Pilipinas or malay nyo, sa buong mundo. Diba? So, just spread the word and be happy every day. Yun, so target pa rin natin, 500 subscribers. So, subscribe. Share lang ng share para mapanulunan nyo or makasay nyo ang 3D origami vase na color blue pa lang ang aking natatapos. Dahil medyo dinigil ko siya dahil pinaprepare ko na ang aking reward para sa Jamil. Sa YouTuber ng Jamil. Para sa aking English Only Please Challenge Jamil Edition. So, siyempre, sa kanila ko pala kung umpisaan yung challenge. Pero maraming challenge pa yan. No? So, tingnan natin yung ibang mga YouTubers kung tatanggapin nila ang hamon ng isang singer na Daddy Cool Fever. Okay, so, see you when I see you and siyempre, susunod sa mga pa-background tayo. So, yan. So, bye-bye!